Wow. Was he the type of dad who would offer like a reward, a certain reward if you like got a certain grade or a certain average? Actually, baliktad. Wala kaming reward. Ang ginagawa niya, pag hindi kami number one sa buong batch, hindi siyang magsasign ng report card namin. Wow. Pero baliktad, di ba? Wala namang reward. Pero iba, iba. Oh, ang hirap naman nun. Had to be number one sa batch? Whole batch? Not only sa class, yes. Wow! Hindi siya yung magsasign. So he was always signing your card? Well, yes. Yun yung importante. He was always signing your report card. Did you do the same with your kids po, Mama Annette? Oh, hindi. Sila, I'm very lax with them. Pero okay naman sila. Like, my daughter also excelled in college. Actually, she graduated also ME, Management Engineering, from her class. So, pressure yun, ha? Hindi ko siya pre-pressure at all. Tapos, my son naman is incoming second year in University of Toronto. Pero wala silang pressure from me. Iniba ko kasi medyo mahirap ma-pressure. Grabe, no? It's in the genes talaga. Ang hirap din, no? But how about if your dad was very strict, how about your mom? Would she balance it out? Or same lang, she would really also push you? Yung mom naman namin, she would be the tutor, especially of my brother and my sister growing up. So talaga nakatutok siya sa amin. She's a housewife. And hatid sundo kami sa school. Talagang siya yung nag-aalaga sa amin. After school, may merienda kami. So brother and sister ko, she would go to the school and bring them lunch. Ano pa yan, meron po siya na isang table sa canteen. Magsiset up pa siya ng mga plates, forks. So pagdating ng dalawang kapatid ko, kasi they're much younger than me, ayan na, handa na yung food nila. Pero so nung time na yon, were you still in the same school or you had graduated already? Kasi I was 7 years older than my brother and 8 years older than my sister. So nag-abot kami sa school. Pero nung high school ako, maliliit pa sila, mga grade 4, grade 3. So talagang kaya yung mom ko talaga nakatutok sa kanila. Ako, pinapabayaan na niya ako kasi parang matanda na ako. Ang cute naman nun. Walang extra plate just in case you wanted to join them. Wala, kasi ang nangyayari nun, yung mga kabarkada ng mga kapatid ko would join. So punong-puno na sila sa table.